Jet planes in the night sky with you. Galing panlip po na ng ika-apat na baitang para sa ikatlong markahan, tatalakayin natin ngayon ang mga programa ng pamahalaan sa pang-ekonomiya at pang-imprastruktura sa bansa. Mga bata, matatandaan na sa nakaraang aralin ay tinalakay natin ang mga programa sa pang-edukasyon at pang-kapayapaan. Nasuri natin isa-isa kung ano-ano ang mga programang naidulot nito sa mga mamamayan. Bilang panimula ng ating talakayan, nais kong bigyan ng pakahulugan ito. Ano nga ba ang kahulugan ng ekonomiya? Ano ang kaugnayan nito sa pag-unlad ng isang bansa? Ano-anong programa ang itinataguyod ng pamahalaan para sa pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa? Sa araling ito, inaasahang may kapaliwanag mo ang kahulugan ng ekonomiya at kaugnayan nito sa pag-unlad ng ating bansa. Matutukoy din natin ang mga layunin ng pamahalaan sa pagtataguyod ng ekonomiya at pang-imprastruktura ng ating bansa. At masasabi mo ang mga paraan ng pamahalaan upang maitaguyod ang pang-ekonomiya at pang-imprastruktura ng ating bansa. Mga bata, ang ekonomiya ay isang sitwasyon ng pangkabuhayan ng isang bansa. Sa pamamagitan nito, nalalaman kung ang isang bansa ay maunlad, papaunlad o mahirap. Ang pagpapabuti sa ekonomiya ng bansa ay binibigyan ng prioridad ng ating pamahalaan. Maliban sa pagpapaunlad sa panloob na pang-ekonomiya, nakikipag-ugnayan nito sa ibang bansa bilang karagdagang seguridad na pang-ekonomiya. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga programa upang makaakit ng mamumuhunan. Malinang ang panluwas na pamilihan at mapaunlad ang turismo. Makalikom ng mga impormasyon at mapadali ang pagtanggap ng tulong mula sa ibang bansa. Bukod pa diyan mga bata, alam ba ninyo na nakasalalay sa mga programa pang-ekonomiya ang pag-unlad ng ating bansa? Oo, kaya upang maging tiyak at maayos ang ekonomiya, masusing isinasaad sa saligang batas ang tatlong layunin sa pagtataguyod ng pambansang ekonomiya. Ang mga ito ay ang makatarungang pamamahagi ng kita, pagkakataon at kayamanan, patuloy na paglaki ng produksyon ng kalakal at paglilingkod para sa taong bayan, at lumalawak na kasaganaan na susi sa pagtaas ng antas ng pamumuhay ng tao, lalo na ng mga kapuspalad. Tandaan natin na ang pamahalaan ay mayroon ding mga patakarang pang-ekonomiya na nagsisilbing gabay sa pagtataguyod ng mga programang pangkaunlaran ng bansa. Kasama rito ang pangangalaga sa mga manggagawa, pangangalaga sa mga kalakal at industriyang lokal, pagpapaunlad ng agrikultura, kagubatan, yamang tubig at yamang mineral, paghihikayat ng mga pribadong negosyo, pangangasiwa ng monopolyo at pagpapaunlad ng lingkurang bayan. Narito ang mga patakarang pang-ekonomiya na nagsisilbing gabay sa pagtataguyod ng mga programang pangkaunlaran sa ating bansa. Pangangalaga sa mga manggagawa. Mga bata, mahilig ba kayong bumili ng mga fake o mga imitation ng mga produkto? Ang pangangalaga sa mga Pilipinong manggagawa at mga mangalakal ay binibigyang pansin laban sa mga di kanais-nais na gawaing pangkalakalan. Ilan dito ay ang mga panggagaya at paggamit ng pangalan ng umiiral o mabiling produkto. Hinihikayat ang mga pagbubuo ng produkto na may kahusayan at kalidad upang mapantayan ang mga produkto mula sa ibang bansa. Hinihikayat din ang taong bayan na tangkilikin ang sariling mga produkto bilang inspirasyon at suporta sa mga mangangalakal na Pilipino. Dumako naman tayo sa pangangalaga sa mga lokal na industriya at kalakal. May mga patakaran ang mga pamahalaan para sa pangangalaga sa mga lokal na industriya at kalakal. Isa na rito ang pagkontrol sa mga paglalabas at pag-aangkat ng mga produkto. May mga patakaran din laban sa pagpupustit o smuggling. Ang pagpupustit ay illegal o disang-ayon sa batas na pagpasok at pagluwas ng mga kalakal buhat sa ibang bansa at palabas sa ating bansa. Hindi ito dumadaan sa tamang proseso kung kaya't walang naipataw na buwis na isang malaking kabawasan sa kita ng bansa. Binibigyan din din ng pamahalaan ang pangangalaga sa halaga ng mga produkto. Upang maisapatuparan ito, binuo ang sanggunian sa pagsubaybay sa presyo. Gawain ng ahensyang ito na subaybayan ang halaga ng mga bilihin upang maiwasan ang hindi makatuwirang pagtaas ng mga ito. Bukod dito, nagpalabas din ang Consumer Price Index isang paraan upang ipaalam sa publiko ang nagaganap na pagbabago sa halaga ng iba't ibang bilihin at pagpapahayag ng mga posibleng produkto na mayroon sa pamilihang bayan. Pagpapaunlad ng agrikultura. Ang agrikultura ay isang mahalagang pinagkukunan ng kita ng bansa kahit doon pa man. Kaya naman, bilang nagpapaunlad na sektor nito, binibigyan ng pamahalaan ng suporta ang mga magsasaka gaya ng pagtuturo at pagsasanay sa kanila hinggil sa makabagong mga paraan sa pagsasaka.
Maraming magsasaka rin ang tinuturuan ng mga ahensya ng pamahalaan sa agrikultura ng paggamit sa mga pananim na organic fertilizer at mga pesticide na walang halong kimikal. Ito ay upang mapanatiling mataba ang lupa para sa mga susunod na pagtatanim. Layunin ng pamahalaan na mapalaki ang ani ng mga sakahan nang sa gayon ay lumaki rin ang kita ng mga magsasaka gayon din ng bansa. Malaking tulong para sa mga magsasaka ang pagtitibay ng Batas Republika bilang 6657 o ang tinatawag na Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP sa panahon ng panunungkulan ng dating Pangulong Corazon si Aquino. Layunin ng programang ito na mabigyan ang mga magsasaka ng sarili nilang lupang sasakahin at sisinupin. Sa pamamagitan ng mga suporta at programang ito ng pamahalaan, inaasahang uunlad di lamang ang kabuhayan ng mga magsasaka kundi pati na rin ng bansa. Pagpapaulad ng kagubatan. Mga bata, may dalawang mahalagang tugon ang binuo ng pamahalaan para sa pangangalaga ng kagubatan. Ang una ay ang tinatawag na reforestation o tawag sa muling pagtatanim sa mga lugar na pinutulan ng mga puno. Nagtayo din ang pamahalaan ng pambansang punlaan o nursery ng mga puno at unti-unti sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya at institusyon ay tinatamnan ang mga bahagi ng kagubatan na nakalbo na. Ang ikalawa naman ay ang pagbabawal sa mga pagtutrosong panluwas. Ang pagpapatupad ng selective logging o total land ban ay naging isyu sa bansa na sa kalaunan ay pinagtasundaan din bilang tugon sa lumalaganap na suliranin sa kagubatan. Pagpapaunlad ng yamang tubig. Nais ng pamahalaan ang matugunan sa pamamagitan ng yamang tubig ang ilan sa mga pangunahing pangangailangan ng tao, lalo na ng mga mangingisdang nakikinabang dito. Bilang tugon, nagkakaloob ang mga pamahalaan ng mga programa gaya ng pagsasanay para sa hustong pangangalaga at pagpapalaki ng mga fingerling at pagpapautang ng puhunan para sa kaugnay ng mga negosyo. Gayunpaman, sa pamamagitan ng mga kooperatiba at mga lokal na pamahalaan, nagkakaloob din ang pamahalaan ng puhunan para sa pagbubuo ng maliliit na pangisdaan o anumang hanap buhay na may kinalaman sa yamang tubig. Dumako naman tayo sa pagpapaulat ng yamang mineral. Ang kabundukan nga ng Pilipinas ay sagana sa iba't ibang uri ng mineral. Ngunit ang paglinang dito ay hindi ganap na nais sa gawa ng pamahalaan dahil sa kakulangan sa kagamitan, puhunan at kaalaman sa makabagong teknolohiya. Bagamat mabibigyan ng pagkakataon ang ilang Pilipino na magmina sa mga makalumang paraan, binibigyan naman ng pamahalaan ng permiso ang mga korporasyong pag-aari ng mga dayuhan na mamuhunan sa paglinang ng mga mineral sa ating bansa. Napalit ng permisong ito ay ang tulong teknikal mula sa mga dayuhan upang magkaroon ng malawakang eksplorasyon sa mga yamang mineral at pagpapaunlad at paggamit ng ilang kapakinabangan sa bansa tulad ng langis. Isa pa ay ang paghikayat ng mga pribadong negosyo upang maging ganap ang partisipasyon ng mga mamamayan sa pagtugon sa pambansang ekonomiya. Hinikayat ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga korporasyon, kooperatiba, samahan at mga negosyong pag-aari ng pribadong mamamayan. Ang pamumuhunan ng maliliit na negosyo ay binibigyang puwang ng pamahalaan upang makatulong sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Pangangasiwa sa monopolyo. Ang pagkakaroon ng monopolyo ay iniiwasan ng pamahalaan dahil naghahatid ito ng hindi makatarungang kompetisyon. Naging patakaranan ng pamahalaan na pangasiwaan ang mga ganitong kumpanya o di kaya naman ay tuluyan ng pagbawalan ang pananatili ng mga ito. Ang monopolyo ay ang pagkontrol at pagtustos ng isang kumpanya ng isang uri ng produkto. Isang halimbawa nito ay ang Meralco dahil ito lamang ang tanging tagatustos ng ating elektrisidad sa bansa. Pagpapaunlad ng lingkurang bayan. Ang lingkurang bayan ay mga pampublikong pasilidad na bukas sa sino mang mamamayan ng bansa na may kaalaman at kakayahang magpatakbo ng negosyo. Halimbawa ay ang pagnanais na magbukas ng linya ng sasakyang pampubliko. Nagbibigay ng pahintulot ang pamahalaan sa pamamagitan ng prangkisa. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng prangkisa? Ang prangkisa ay permiso na ibinibigay sa isang tao o korporasyon na mamahala o magsisimula ng isang lingkurang bayan. Maliit man ito, lumalaki. Maaari ding humingi ng prangkisa ang korporasyon o samahan mula sa pamahalaan kung
apat na pong bahagdan ng puhunan ay pag-aari ng dayuhan at ang anim na pong bahagdan ay pag-aari naman ng mga Pilipino. Ang pangangasiwa nito sa lingkurang bayan ay tataga ng 50 taon. Ang ganitong patakaran sa pangangalakal ay nakasaad sa saligang batas ng Pilipinas bilang proteksyon sa mga Pilipinong mangangalakal. Mga programang pang-imprastruktura ng pamahalaan. Kung titingin ka sa iyong paligid, mga bata, napakarami ng pagbabagong pang-imprastruktura na nagaganap sa ating bansa. Sa likod ng pagbabago na ito ay ang bungang iba-ibang paglilingkod ng pamahalaan. Subalit, sa pagtugon sa bawat pangangailangan, higit itong nagiging mabisa kung may kalakip na sapat na pondo o pera na gagastusin ng pamahalaan sa mahusay at wastong paraan. Mga bata, ano nga ba ang ibig sabihin ng imprastruktura? Ano kaya ang ginagawang paglilingkod ng ating pamahalaan sa proyektong pang-imprastruktura? Meron ba kayong alam? Ano bang mga proyekto at ang ahensya na pang-imprastruktura ang inilalaan ng pamahalaan? Mahalaga kaya ang mga programang ito? Nagbibigay ang pamahalaan ng kaukalang pondo para sa proyektong pang-imprastrukturang kinabibilangan ng national roads at mga tulay, mga kaliparan, daungan at mga parola, mga silid-aralan at iba pang pasilidad na pang-edukasyong sistema ng malinis na tustos ng tubig, irrigasyon at post-harvest facilities at mga estruktura para sa pagtigil sa baha o flood control at kasama na rin diyan ang proteksyon ng mga burol upang mapabilis ang kaunlaran ng ekonomiya at makalikha ng maraming trabaho lalo na sa mga lalawigan. Ang bawat lugar sa bansa ay may itinatayong mga bagong pasilidad, proyekto o mga malalaking gusali na maituturing na ang mga imprastruktura at naging bahagi ng paglilingkod ng pamahalaan sa mamamayan. Pansinin ang mga ahensya na ipapakita ko at tatalakayin. Ang ahensya ng DPWH, Department of Public Works and Highways. Sila ang responsable sa pagpapanatili at pagsasaayos ng mga daan at mga katubig sa buong Pilipinas. Sumunod ang Department of Agriculture o DA at ang Department of Agrarian Reform o DAR para sa pagpapatayo ng farm-to-market roads, post-harvest facilities at mga pasilidad sa tubig. Ang Department of Education naman o DepEd ay nagtatayo at nakukumpuni ng mga silid-aralan, pati na ang pasilidad para sa mga tubig at sanitasyon sa papublikong paaralan. Ang Department of Transportation and Communication naman o DOTC ay responsable sa pagpaplano, pagkikipag-ugnayan, paggawa ng mga pulisya para sa pagpapalaganap ng malawak na network sa sistema ng komunikasyon, ang mga paliparan, daungan at iba pang sistema ng transportasyon. Sinisimulan din ng Pasig River Rehabilitation Commission ang rehabilitasyon at pagpapaunlad ng Ilog Pasig at kakibat nitong mga estero. Ang Autonomous Region in Muslim Mindanao ay nagpapatupad naman ng mga proyektong pang-imprastruktura sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga lansangan, mga tulay at water supply sa buong rehiyon. Ang Public-Private Partnership o PPP program ay nakikipagtulungan din sa pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng bansa sa transportasyon. Ang National Telecommunication Commission or NTC ay nangangasiwa naman sa paggamit ng makabagong teknolohiya na napapabilis ng komunikasyon sa buong